Drop it. Hi mga ka-adventure! Napanood mo na ba ang mga nakaraang video natin? Sa lalawigan ng Cavite. Sa lalawigan ng Guimaras Island. Sa rehiyon ng Davao. Sa Batanes Groups of Island. Sa probinsya ng Baguio. Sa Siargao Island. Sa lalawigan ng Rizal. Sa probinsya ng Romblon. Sa probinsya ng Pangasinan. Sa lalawigan ng Laguna. Ang Quezon City ay matatagpuan sa hilagang silangan na bahagi ng Metro Manila. Ito ay hangganan sa hilaga ng lungsod ng Caloocan, at lungsod ng San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan, sa silangan ng San Mateo, at Marikina, sa timog ng Pasig, at Mandaluyong, San Juan, at Maynila, at sa kanluran ng Valenzuela, Caloocan, at Maynila. Ang hilagang silangan at silangang hangganan nito ay ang Noveliches Watershed at ang Marikina River, na may lawak na 16,112.58 hectares batay sa 1995 GIS graphical plot. Ito ang pinakamalaki sa 16 na lungsod at isang munisipalidad sa rehiyon at halos 1/4 na laki ng Metro Manila. Noong 28 ng Setyembre taong 1939, inaprubahan ng National Assembly ang Bill No. 1206 bilang Commonwealth Act No. 502, kung hindi man kilala bilang Charter ng Lungsod ng Quezon. Nilagda ni Pangulong Quezon noong 12 ng Oktubre taong 1939, tinukoy ng batas ang mga hangganan ng lungsod at binigyan ito ng isang lugar na 7,000 hectares na inukit mula sa mga bayan ng Caloocan, San Juan, Marikina, Pasig, at Mandaluyong, lahat sa lalawigan ng Rizal. Ang mga hangganan ng teritoryo ng lungsod ay binago ng 4 beses mula ng likain noong 12 ng Oktubre taong 1939. Ang orihinal na Quezon City ay may 7,000 hektarya lamang na umaabot mula sa La Loma hanggang sa Marikina River, at mula sa ilog ng Pasong Tamo hanggang sa Wakwak Golf Club sa Mandaluyong. Ang final amendment ay ginawa noong 16 ng Hunyo taong 1956 sa visa ng RA 1575 kasama ang 15,106 na hektarya na lugar ng lungsod. Ito ang kasalukuyang opisyal na hangganan ng teritoryo ng Quezon City. Gayunpaman, ang mga grapikong balangkas na ginawa sa kasalukuyang hangganan ng lungsod ay nagbigay ng isang lugar na 16,112 hektarya, halos 1,000 hektarya na higit pa sa opisyal na idineklarang lugar ng lupa. Ang orihinal na pisikal na plano ng lungsod ay inihanda noong 1940 ni Harry T. Frost, isang tagapayo sa arkitektura ng Commonwealth. Sinasalamin niya ang isang malaking quadrangle sa gitna ng lungsod kung saan mula sa 4 na mga avenue ang sumasalamin patungo sa labas ng lungsod, na may mga rotonda na nakalagay sa 4 na sulok. Ang pinakamalaki ay isang 26 na hektarya na elliptical center, na ngayon ay kilala bilang Quezon Memorial Circle. Ang pagsasabatas ng Batas Republika bilang 333 noong 17 ng Hulyo taong 1948, ginawang kabisera ng Pilipinas ang Quezon City. Ang batas ay nilikha ng Komisyon ng Lungsod ng Kapunungan sa lungsod na tungkulin na ihanda ang pangkalahatang plano sa pag-unlad at pangasiwaan ng mga pagpapabuti na gagawin sa lungsod ng kapital. Formal na pinasinayaan ng Quezon City bilang pambansang kabisera ng Pilipinas noong 12 ng Oktubre taong 1949. Inilatag ni Pangulong Quirino ang batong pamagat ng panukalang Capitol Building sa Constitution Hills. Ang Welcome Arch na ngayon ay mabuhay rotonda sa hangganan ng Manila at Quezon City ay itinayo. Sa 27 taon, ang Quezon City ay nagtataglay ng natatanging katayuan bilang kabisera ng bansa. Gayunpaman, noong 24 ng Hunyo taong 1976, pagkatapos ay naglabas si Pangulong Marcos ng Presidential Decree 1940 na mabisa na ibinalik ang papel ng kabisera ng bansa sa lungsod ng Maynila at inatasan ang lugar sa ilalim ng PD-824 na bilang Metropolitan Manila, na kilala ngayon bilang National Capital Region o NCR, upang maging permanenteng pwesto ng nasyonal na gobyerno. Sa katunayan, kahit na ang Quezon City ay hindi nakabisera ng bansa, napatunayan na ito ay isang malawak at puno ng lungsod na may patuloy na pagtaas ng kita at pananakop ng 1/3 ng kabuoang sukat ng lupain ng Metro Manila.
Nagsisilbi ito ngayon bilang sentro ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong lehislatura at iba pang mahalagang tanggapan ng gobyerno na matatagpuan sa lugar nito. Ang lahat ng ito ay nakapagpapaalala ng parehong marangal na pangarap na naglabas ng paglikha ng lungsod. Ang Quezon City ay nahahati sa 142 na mga barangay. Ang mga barangay na ito ay pinagsama sa 6 na distrito ng Kongreso, na ang bawat distrito ay kinatawan ng isang kongresista sa kapulungan ng mga kinatawan. Ang bawat distrito ng Kongreso ay mayroong 6 na city councilors. Ang bilang ng mga barangay bawat distrito ay Distrito 1, 37, Distrito 2, 5, Distrito 3, 37, Distrito 4, 38, Distrito 5, 14, at Distrito 6, 11. Bagaman ang District 2 ay may pinakamaliit na mga barangay, ito ang pinakamalaki sa lugar ng lupa, kasama na ang Novaliches Reservoir. At pinamumunuan ito ni Mayor Josefina Joy Belmonte. Alamin natin ang top 5 tourist spots sa Quezon City. Number 5. University of the Philippines Diliman o Universidad ng Pilipinas Diliman. Ang University of the Philippines Diliman o Universidad ng Pilipinas Diliman ay hindi lamang ang nangungunang universidad sa bansa ngunit isang makasaysayang lugar din sa Quezon City. Ang universidad ay nagsisilbi hindi lamang isang lugar para sa edukasyon ngunit isang lugar din ng kalayaan. Ang UP Diliman ay gumawa ng ilan sa mga pinakatanyag na pinuno ng bansa. Maraming mga mag-aral at mga batang propesyonal ang madala sa UP Diliman upang mag-jogging, magbisikleta, o magpalamig lamang at pahalagahan ang kalikasan. Tiyaking idagdag ito sa iyong itinerary dahil isa ito sa mga pinakamahusay na lugar na maaaring bisitahin sa Quezon City. Number 4. Art in Island Cubao Branch. Pinanais mo ba ang isang kamangha-mangha at natatanging karanasan? Bisitahin ang Art in Island na matatagpuan sa kapitbahayan ng hipster ng Cubao Expo. Itinatampok sa mga turista ng Quezon City ang mga 3D featured painting at hinihikayat ang mga bisita na kuna ng litrato ang kanilang sarili. Ang mga piraso ng sining sa museo na ito ay pinapakita sa iyo na kabilang ka sa sining kapag kinuna ng iyong larawan. Number 3. La Mesa Eco Park. Ang isa pang dapat puntahan ng mga turista sa Quezon City na hinahayaan kang makataka sa pagmamadali ng lungsod ay ang La Mesa Eco Park. Family-friendly ang 33 ektaryang Eco Park at nag-aalok ng tenetoneladang aktibidad para sa mga turista. Dito masisiyahan ka sa isang karanasan sa wildlife at higit na pahalagahan ng kalikasan. Number 2. Ninoy Aquino Park and Wildlife Center. Habang ang City of Stars ay isang mataong lugar, mayroon ding isang lugar na walang ibang ipinagmamalaki kundi ang kalikasan. Ang Ninoy Aquino Parks at Wildlife Center ay isa sa pinakatanyag na lugar sa Quezon City na perpekto para sa mga pamilya, kaibigan, at mag-asawa. Ito ay tahanan na maraming mga hayop at puno na hahayaan kang pahalagahan ang kalikasan. Kung pagod ka na sa mga skyscraper, ang park na ito ay ganap na perpekto para sa iyo. Number 1. Quezon City Memorial Circle. Ang Quezon City Memorial Circle ay isang pambansang parke at isa sa mga makasaysayang lugar sa lungsod ng Quezon. Itinuturing na isa sa last lungs ng lungsod ng Maynila, ang pangunahing atraksyon nito ay ang 27 ektaryang parke na kung saan ang tao ay maaaring maglakad at puntahan ng Circle of Fun. Ang Quezon Memorial Monument, ang ilang mga museo, at ang mausoleum kung saan ang libingan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon at ang kanyang asawa Aurora Quezon ay maaari mong makita. At dito po nagtatapos ang top 5 tourist spots sa lugar ng Quezon City. Hanggang sa muli mga ka-adventure, see you in our next destination.